na shock at nagulantang ang ilan sa mga taga-industriya. Dahil nga sa post ni Paolo Valenciano. Ay, oo. What happened to Mr. Gary V? Nanliligaw na nga ba si Alden kay Catherine o nagpapaingay lang daw ang dalawa dahil na... Binash ako ng binash kasi bakit hindi mo kilala ang Bini? Oo nga. Pasensya na. Ha? Oh, hindi naman ako Gen-Z. Oo nga. Eh, kaya mo, maimbita mo sa OGDS Inspires. Oo, bakit naman hindi? Oh. Ay, naku kuya, paano nang sabihin sa'yo ngayon pa? Hindi ka namin kailangan. Grabe naman kasi yung acting! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Ito po si Akin Renner! Ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihihirit sa amin. Ay! Ichika mo na! Ako na ang latest! La 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 la. Ichika mo na ang dali. Ano si Sirena? Paano gusto mo magpatakoy sa mito? Lalagay mo dyan taragis. Ha? Pero lagyan mo ng piyo. Put! O yan ngayon ang pinag-uusapan, Loy. Ay, bakit nga ba? O, eh ba, syempre, no, bago natin pag-usapan yan, ha? April 5, bukas na po. Yes! Ang ating pagsasama-sama, makikita nyo na kami in person. Wow! Gusto ba nila? Kung gusto nila pumunta doon sa Fisher Mall. Yes. Dahil po sa ating celebrasyon ng 1 million subscribers. Yes! Sa OGDS Showbiz Update. So April 5 po yan, Friday. Ha? Yes. Dapat andun na kayo ng 4 o'clock. Yeah. Oo. At please, mag-review kayo. Yes. Kasi meron kaming pa-contest. Ayun. O, tanongin namin kayo ng mga trivia questions. Yan! O, dapat masagot ninyo. Naku! Oo. Baka naman mamaya yung mga tanong niya yung 2022 pa na yan. Ay, hindi. Okay. Kasi dito natin malalaman talaga, Loy, kung sila yung nanonood yan. Yes! Hindi ini-etsos lang tayo. Correct. Na, oy, pinanonood ko kayo. O, tapos pag tinanong mo, talaga, sino po yung mga nasa likod? Basta pinanonood ko kayo. Ayun na. Kaya yan, dyan natin malalaman. Pero, huwag kayong mag-alala. Pag nanalo naman kayo, longga, meron kayong cash prize. Wow! Meron tayong mga giveaways sa kanila. Siyempre, yan ay hatid sa atin ng I Am Worldwide. Yes! Ang napakasarap na barley, mm-hmm, kanila galing yon. Correct. At healthy pa. Yung health and wellness ninyo, yun ang main concern ng I Am Worldwide. At yes, syempre, ang Fisher Mall, maraming salamat. Thank you, Fisher Mall, for having us. Correct. At syempre pa, ang RCC Staffing Solution USA. Ayan na ating major sponsor. Mr. Romer, Gutierrez Hazo. Yeah. Masaya ito. Oo, hindi pa. At maituloy ko lang, ano, Loy, oo, yung sinasabi ko kanina, no? Yung nagpatato. O ano nga ba yun? O diba alam na alam niya yun? Grabe na viral yun, Doy, ha? Oo. Oo, na nagpatato. Kasi nga, April 1, nag-post itong si Taragis. Oo. Na kung sino raw yung makakapagpatato sa noo ng Taragis, eh, magkakaroon o bibigyan nila ng 100,000 pesos. Wow! O meron bang nagkamit? Aba, nag-post agad na nandun na, nakatato na sa noo niya kasama yung tattoo artist na may nakagwantes pa ng itim. Ginaganon yung noo niya. Oo. At ang daming naloka. Oo. Dahil April Fool's Day pala yun. Nagjo-joke lang daw sila. Pero napatato na sa noo. Eh, totoo bang may tattoo yung noo? Ayun na nga. O, yun naman ang next. Oo. Yung pinuntahan nila yung mama na nagpatato ng taragis sa noo, tapos
tinuloy-tuloy na nila ang pagbibigay ng 100,000 pesos. Kasi daw, hindi raw dapat ginagawang joke yun. So, naawa sila doon sa mama, binigay na nila 100,000. Lalo na nung malaman nila na may anak pala itong may Down syndrome. So, again, so binigay na, di ba? Ay, hindi pa natapos na ng bashing. Oh, bakit? Binash pa rin sila. Kasi nga daw, bakit bibigay rin pala yung 100,000? Kinontent pa. Eh, ganun naman mo talaga, di ba? Nabasa nyo dun sa social media, eh, di mapapanood nyo rin sa social media na binigay nila yung 100,000. Correct. Ang pinakamasaklap, meron pa rin mga nambash. Bumigting ang bashing doon sa Taragis. Oo. Dahil, etchoserong palakalang daw. Yung nagbigay ng 100? Parang sila rin daw ang pinaprank ng Taragis, yung mga netizen. Oh. Ay, kasi naman, di ba, yung tattoo doon, eh, pinagdududahan nila na parang hindi naman daw true. Pinost yung ano, 356. Oh. Oh, yung panawagan, na ako sino yung unang makakapag-send ng picture na may tattoo rito sa noo ng Taragis ay bibigyan ng 100,000. Oo. Pinost nila yung panawagan nila. 336. Aba, 404, meron nang nagano, 404 p.m. Ang bilis naman, no? Oo. Ano yung spam? Nakakaloka. Diyos ko. Tatlo ba yun o spam? Tapos, nagdudo na yung mga tao. Ano ba yan? Pati yun, ano, pagpaprank din yata. Hindi naman daw true. Ano, meron daw bang ganong tato? 336. Tapos 404, eh, sabi nga ni Chona, yung nabasa natin, abay, syempre, maghahagilap ka pa ng tattoo artist. Oo nga. Oo, hindi naman agad mababasa daw ni, nung mama yun na meron agad post na panawagan. Tapos biglang nagpatoto, tapos 404, meron ng tattoo. At tuyo na yung tattoo. Wala man lang daw umbok. Oh, eh, di ba, yung bagong tattoo, eh, may umbok pa yan kasi may maga factor pa yan. Oo. Parang ini-etches lang daw. Eh, kasi tinanggal daw yung comment niya na pinagdududahan niya yun. Nakakaloka yung mga ganap pag April Fool's Day. Oo. Alam mo, minsan, alam mo, sa workshop, sinabi ko yan. Sa acting workshop ko. Oh? Oo. Ano sabi mo? Sabi ko, alam niyo, pinakamahusay umarte yung mga nagpa-prank. Oo. Kahit wala silang acting experience, kahit wala silang acting workshop na pinagdaanan, kayang-kaya nila umarte. Kasi, kung ikaw ipaprank ko, Loy, kailangan maniwala ka sa acting ko, di ba? Oo. Nagagawa nila yung ganun. Ayan, karamihan ng mga mahuhusay umarte, yung mga nagpaprank. Oo. Ayan, ha, may tip ako sa inyo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, eh, basta isipin nyo, ipaprank nyo kami. Ganun. Oo. Kaya mabilis silang natututong umarte kasi kunwari, oh, you make me believe, ha, na mahal mo ko. Oo, na tinitigasan ka sa akin. Ha? Nabay ganun? Hindi, joke lang naman yun. Pero kung titigasan naman, ay! Wala. Ay! Kung ganun kalakas ang kapil ko. Feeling ko ang daming bumagsak sa challenge. Ay, bro. Hindi, kasi parang ang hirap nun. Ang hirap nun, ha? Oo, yung kailangan papaniwalain na sinigasan dahil sa'yo. Oo. Tapos ikaw umilit na naman. Mama Ogs, ketchup ka ba? Bakit? Kasi inaanap-anap ka ng hotdog ko. Aluma! Well, anyway, yung mga ganyan, alam mo, sa totoo lang, mas umigting pa yung pagnanasa nila na matulungan pa yung matanda. Oh. Kasi nga, nalaman nila na may anak na may Down syndrome na 16 years old. Kaya ang dami pa lalong tumulong. Ha? Talagang bumuhos ang biyaya dun sa mama. Oh, siguro paraan din yun ng Taragis para di ka gawa tayo ng gimmick. Successful naman yung gimmick nila. Kaya lang, ang nakakaloka nito, sa mga susunod na pagkakataon, ayun na, baka ma-at stake na yung kanilang credibility. Mali mo, sa April ba ulit next year sila makaisip? Oo. Diba? Diba? Yung mga ganyan, syempre, para kanta Boy Who Cried Wolf. Yeah. Diba? Na wala nang maniwala sa mga susunod na eksena o sa mga susunod na pagtulong nila.
Diba? Kaya medyo ano rin tayo, kahit hindi tayo taga-media, kailangan ano rin tayo, iniisip din natin yung mga sasabihin ng mga tao sa mga susunod natin gagawing content. Kung maniwala kaya sila sa akin. Ulit o hindi na. Malalaman nyo yan sa number of views. Katulad dito ng amin, minsan nababawasan din kami ng views kasi hindi sila naniniwala sa amin. Hindi sila naniniwala sa amin kasi napipikon sila. Eh kasi nga, syempre, truth hurts. Ay! Ay na. Clue ba yan? Ha? Clue? Wala pa nga sitwasyon. May clue. O anyway, since pinag-uusapan namin natin dito yung April Fool's Day, ayan, di ba, na-shock at nagulantang ang ilan sa mga taga-industriya. Dahil nga sa post ni Paolo Valenciano. Ay, oo. Ano sinabi niya dyan? Basa. Ito na yung nasusulat. Basa. The end of an era, Gary V. Pure Energy. Anong interpretasyon dyan ng ibang mga netizen? Siyempre, yung mga nag-comment below. Nag-worry sila. Sabi nila, what happened to Mr. Gary V? Sinagot pa ito ni Paolo. Ay, sumagot siya. Sabi niya dun sa isa, Santos Fabian, he doesn't want to do arena shows na after this one. He turned 60 this year. He wants to slow down. Yun naman pala. So, ang dami-dami talagang nag-comment doon. Kasi syempre, bigla silang kinabahan. Sandali muna, ha? Ang dami-dami ng nangyayari. Huwag naman idagdag si Gary V. Oo nga. Diba? Yun naman pala yung ibig sabihin noon. Na hindi na magko-concert ng solo. Hindi na magko-concert ng solo. Nasabi ngayon din sa interview mo eh, di ba? Oo, last na yon. Kasi nga, makikipag-collab na siya sa mga susunod. Yun naman yun, Diyos ko. Alam mo yung mga ganyang pagkakataon, yung mga ganyang post, no? Na lalo na kinakabahan yung mga audience. Yeah. Diba? Lalo na yung mga, ano, yung mga audience na concerned na concerned at mahal na mahal nila yung tao. Diba? Talaga inaalam nila. Hindi pagiging marites yun. Yun naman, ang dami agad nag-post ng kanilang comment. Ibig sabihin, ganun nila kamahal ang isang Gary Valenciano. True. Kaya feeling ko, itong si Gary V, sisikat niya. Ha? Hindi pa ba? Matagal ang sikat na. Matagal na. Oo. Anyway, sa MOA Arena. Kaya yung mga gustong manood ng concert ni Gary V, naku, Diyos ko po. Dahil ang balita natin, April 26 and 27, sold out na. Ha? Ay, naku. Baka naman meron pa kayong mga tsyempuhan ng mga bakante. Oo nga. So, i-try nyo pa rin bumili ng tickets. O kaya baka may mga nagbebenta. Kaso for sure, mas mahal na. No? Pag resellers na. Correct. Depende yung mga scalper. Depende kung wala masyadong tao, ibabagsak nila yung presyo. Pag ubusan ng ticket, tinataas naman nila yung presyo. Ayun nga. Eh, so alam na alam ko yan, dati akong scalper. Ha? Sabi ko na lang. Kaya pala binenta mo kami ng ticket? Kunti lang naman ang tubo ko. Eh, kuya, speaking of sold out, meron kang isang sold out. Sold out concert? Yes, kuya! 2 hours pa lang sold out na! 2 hours pa lang sold out na? Oo! Meron bang ganon? Yes, kuya! Sinong concert performer yan? Sinong singer yan? Itong Bini, kuya! Beanie! Uh-huh. Ay, yung Beanie! Yung P-Pop Girls! Sabi mo, kuya, hindi mo pala layon! Ay, yun, hindi mo pinuntahan! Sabi ko, ano ba yun? Hindi mo pinuntahan! Oo, hindi ko napunta ang press ko niyon. Oy, in fairness, diba sinabi ko dito, challenge sa kanila yun. Sa Beanie, o diba? Tinan mo, first 2 hours ng ticket selling sold out agad. Galing, no? Ako'y bumabati sa Bini. Siyempre, yan ay Star Magic Talents niya. Yes. Lahat ng mga staff ng Star Music ay binabati ang Bini. Kasi, Diyos ko, ibig sabihin, malakas sila ang Bini. Pasensya na. Hindi. Siyempre, sinabi ko naman talaga yung totoo. Hindi ko sila kilala. Ngayon, kilala ko na sila. Diba? May research ko yan. Anong alam mo sa kanila ngayon? Ay, Diyos ko, yung ano, yung kanilang kanta. Ano? Yung salamin. Salamin. Ha? Ano salamin? Mahiwagang salamin. Kailan ba nila aaminin? Taas ka ba? Parang ano? Ang taas ng nota ni Noy. Absolute ba, Noy? Oo.
Mahiwagang salamin, kailan ba nila aaminin? Ay! Ano ba yan, Tindeng? Pwede Oy, congratulations sa Vini! Yes! Ang bongga! Pero mo naman, ha? Pagkatapos natin, alam mo, binash ako dun sa Twitter o sa X. Ng mga fans? Oo, mga fans. Ang tawag pala sa mga fans ng Vini ay Bloom. Oh! Tama ba ako? Bloom? Oh! Mga Blooms, oo. Ayan, binash ako ng binash kasi bakit hindi mo kilala ang Vini? Oo nga. Pasensya na. Ha? Oh, hindi naman ako Gen Z. Oo nga. Eh, kayong Gen Z, kilala nyo yon. Ngayon, magtatanong ako sa inyo ng matandang artista. Oh, pag sinabi nyo sa akin hindi nyo kilala, oh, ano, ma-o-offend ba ako dapat? Siyempre, hindi naabutan. Oo nga. So, sino ba yung matandang grupo na naalala mo parang counterpart ng Vini ngayon? Hagitis. Ha? Babae ba yun? Hindi, joke lang. Di ba po sinabi ko, oh, yung Hagibis, ba kilala niyo? Sino po yun? Ma-offend ba ako? Eh, kasi natural, hindi nyo naabutan yun. Correct. Katulad ngayon, na naabutan naman natin yung Vini, kaya lang hindi natin, syempre, sa edad po namin. Hindi. Yeah. Kuya, ba't nag-explain? Doon ka sa presinto magpaliwanan. Pero bago ko pumunta ng presinto, isingan mo muna yung sipon. Pero hindi ka naman galit sa Vini. Ay, hindi! Okay. Bakit ako magagalit sa Vini? Wala naman ginagawa masama sa akin yung mga bata. Yes! Malay mo, one of these days, ma-meet ko sila. Diba? Oo. At diba, batiin ko sila na you made it, guys. Oh. Yes! Kasi gano'n naman, syempre, dapat gawin yung challenge yung ay, hindi tayo kilala ni OJ. Pwes, gumawa tayo ng paraan ng pangalan para makilala tayo ni Sir Ochi. Oh, malay mo. Ko na kayo. Malay kaya mo, maimbita mo sa Ochi Diaz Inspires. Oo, bakit naman hindi? Oh. Ay, naku kuya, paano mo sabihin sa'yo ngayon pa? Hindi ka namin kailangan. Ay, pag ganun ka. Grabe naman kasi yung acting. Parang pagpano, level 10. Pusog tuloy yung lamesa natin, oh! Nagulo? Muntik mabasag, oh! Alam mo namang vintage na yung camera natin. Oo, hindi ko nga yun. Wala ako magagawa. Ito ko, intriga mo ako doon. Ikaw talaga sasampalin kita ng paa. Hindi nga. Hindi ko magpapa-interview. Okay. Kasi ang Horizon na ano kaya, ay, oo, nasa South Korea na ngayon ang Horizon, oo, diba? Basta may meet ko rin sila. Yes! At syempre, hindi man parang humingi ako ng sorry. Basta babatiin ko sila. Ayan, siguro pag-iingat, sorry kasi hindi ko kayo kilala nung una. Bakit niyo po kami kailangan kilalanin? Oo nga naman din. Biglang gumanon, ha? Hindi naman natin kilala talaga lahat ng kilala ng Gen Z, diba? Oo, pasensya na. Pero congratulations sa Vini. Oo, grabe. Yes. Phenomenal din na yan. Uh-huh. You know, 2 hours sold out yung mga concert. We member yun naman dyan sa Vini, si Brenda. Tapos, wag na pala. Kasi baka mag-iba ang pangalan nila. Ano na, kuya? Buni. Ha? Oo nga, baka wag na. Hindi maganda. Ayan, wag na. Uy, pero ito na, sobrang ganda. Ay, ganda-ganda ako kay Catherine Bernardo, Nakita mo yung ano niya, yung pictorial niya. Oo nga. Diba? Grabe, Talagang si Catherine, ano? Oo. Pagkatapos niyang makipag-split or i-announce yung kanilang hiwalayan ni Daniel Padilla, talagang nag-all out na siya. Hindi mang all out na hubot-hubad, kundi sexy kung sexy ang pictorial niya, no? Yung mga posing niya. Grabe, ang sexy. Talagang kita mo naman talaga kung paano niya talaga alagaan at saka paganda yung katawan niya dahil nga dun sa mga endorsements din niya na kinakailangan din siyang sexy, di ba? Oo, at Diyos ko, hindi natin alam pag kumakain si Catherine, hindi natin alam kung saan ba niya nilalagay yung pagkain. Di ba? Walang siya, nena. May abs. Oo. Di ba? Kakaloka. Alam mo, may mga ganyang artista, no? Magtataka na lang tayo kung bakit sila gumanda yung katawan nila, kung bakit na-maintain nila yung katawan nila. Pero hindi nila pinopost na sila, kung sila yung nag-gym, kung ano yung ginagawa nila, kung pilates yan, or whatever, kung nag-yoga sila. Kasi gusto nila na manatiling misteryo sa mata ng mga tao.
Ba't ba siya pumaya? Ba't siya nag-abs? Oo, ganun ang peg. O, kaya pag kunari lang, ha, tapos biglang, naku, ang payat ni Catherine, kunin natin yan. Mm. Oo, sa isang endorsement ng juice na nagpapapayat. Siyempre, pag kinuha ni Catherine yun, ito po talaga iniinom ko, hindi ko lang sinasabi. Ganun pala yun. Diba? Diba ganun yung mga ano? Oo. Siyempre, kumbaga, i-attribute yung ano doon. Oo. Yung ganda ng katawan doon sa juice. So ngayon, yung tuna ang kinakain niya, kaya pala siya pumayat. Oo. Hindi yung ano kasi yun tuna yun eh. Oo. Yung iba kasi hilaw pa. Ito tuna. Ito tuna yun ha? Ano ba? Tuna! Yung canned tuna! Patulan mo ha? Well, anyway, diba? Congratulations Katrina. Ang ganda yes! Ang ganda lang yung tutorial niya dun sa magazine. Sobra grabe. Akala ko nga gagawa sila ng proyekto ni Jeric Rosales eh. Nakita ko siya with Tita Cory Vidalis, tapos yung manager niya si Alan Vial, at yung mga taga Dreamscape doon. Yes. May gagawin si Jeric doon. Oh? Oo. So, feeling ko, hindi pa ito yung kay Catherine. Kasi nakita man si Jeric, parang meron naman yata na ika-meeting si Ann Curtis. So, meron silang nilulutong proyekto, Nay. Oh, yun naman, parang ang dami agad projects ni Jeric Rosales, no? Oo. Ang pagbabalik, di ba? Siyempre, ang industriya gutom sa mga mahuhusay umante. Kaya, I'm sure marami rin nag-aabang kay Jeric. At ito na nga, Loy, lalo pang lumutang ang ganda at haba ng hair ni Catherine dahil sa na-viral na pagsurpresa ni Alden Richards sa kanya sa isang okasyon kung saan, ayan o, kitang-kita, papasok ng room si Alden, may dalang bouquet of flowers habang si Catherine ay di maitago ang kilig nang makita si Alden. Nag-hug sila at meron pang isang shot kung saan tinutukan sila ng camera. Pero ang pagkaklingin nila ay normal na normal at medyo hinatak pa ni Alden itong si Catherine Ayan tuloy, ipinapalagay ng mga Catden fans na nanliligaw na nga ba si Alden kay Catherine o nagpapaingay lang daw ang dalawa dahil nakatakda ng simulan ang kanilang part 2 ng Hello Love Goodbye na this time ay sa Canada na kukunan with direct Cathy Garcia pa rin ang mamamahala at ipalalabas daw sa MMFF. Eto nga't maraming kinilig, marami rin ang nabuisit, lalo ng Aldab fans na hanggang ngayon ay andun pa rin ang ilusyon na mag-asawa sina Alden at Maine Mendoza. At may anak pang araw ito. Kaya, sisira pa raw ba ng pamilya si Catherine ngayon? Kaloka ang mga fan na hindi pa rin makamove on! Pero ito, ha? Nag-aabang din sila sa sagot ni Sara Labanti. Ha? Oo. Saan? Doon sa issue na nakita siya sa Hong Kong, sa isang restaurant, ng isa nating ka-update na may kasamang lalaki. Siyempre, yan ay lumabas na, Loy, no? At hihiramin natin yung video ni MJ Marfori ng TV5. Ah. Oo, eto. Sinabi mo tungkol dun sa photo. Wait lang. I went to Hong Kong to experience and see Art Basel. It's always been a dream of mine to check it out. And I'm happy that I was able to go. And that photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends there. Do you feel like it's, you know, syempre people would, you know, think about, kumbaga picture paints 1,000 words, people have their own comments. Did it bother you na, is it unfair? Is it bothering me? No. It takes a lot more for something to bother me, no? But I think, as a woman, we're all allowed to have guy friends. but again, it's okay to speculate because, again, I'm single and it's part of this whole new thing. Ay, ano bang pala na yung sabi niya, friend niya. Pero yun nga daw, it's okay for people to speculate kasi nga, she's single, di ba? Pero she's not bothered naman daw. Ay, naman pala. Ayun naman pala na, hindi pala siya bothered. Eh, bakit kaya niya binlock ka sa IG? Ha? Hindi mo na makita?
Hindi ko diba? Na kasi makita. Eh, nandun ako sa channel niya. Yung ano, yung mga personal channel. Nandun ako biglang nawala. Ay, ha? Titignan ko sa mga ano, mga latest. Eh, wala. Naka-block na. Okay lang naman. Ano ba naman? Oh. Hindi ka naman bothered. Ay, di. Okay. Dami na rin gumagawa sa akin yung artista, pero normal yun. Meron na iba, kaibigan ko pang artista, pero hindi naman ako pina-follow. Pero hindi naman para magalit. Diba? Kasi ano ba yun, ang batayan ba ng friendship kaysa kung nagpapaluhan kayo sa IG? Hindi naman yun. Pero yung block, iba yun ha? Yung follow-unfollow, okay lang yun. Oh. Pero yung block, okay lang yun? Baka ayaw niya ako makita. Pero hindi ka naman galit kay Sara Labati. Hindi naman! Ba't naman akong gumagagalit? Ba't ang tangas? Oo, okay lang yan. Basta pag may magaganyan na tayong balita tungkol kay Sara, lalo na okay sila ni Mateo, hindi pa? Huh? Kaya ibabalita natin din. Ibang sa Labati! Hindi ano, Gudicelli. Hindi heroin mo, Gudicelli. Kaya ka nabablak eh. Yes, okay lang naman yun. Ano ba naman? Basta. Uy, ikaw na lang. Hindi ka naman niya binlock. So, doon na lang ako titingin. Uy, wag mo na bigyan ng idea. Baka wala kayong makita. Makahanapin ako. Hindi na tayo makakabiyon. Brenna, pakipollow mo please. Para sa'yo na lang kami titingin. Ay, pero seriously, wala. Ang dami nang gumawa sa akin. Normal lang yan. Hindi naman parang tayo magalit sa kanila. At sino naman tayo, hindi naman tayo entitled sa mga ganyan. Masyado naman tayo privilege. Kung ayaw, di ayaw. Ang importante, hindi akong nang-block. Diba? Tama. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy. Mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. I-click nyo na pa yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan po ang aming episode at meron kayong komento sa lahat na aming chika, i-comment nyo na pin below. I-click ang like button at once na namutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinik niya, kayo muna manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. Teka na, sumabit. That's Mama Loy. M-A. Hindi, walang nilunok. O, kita nila ha. Kahit i-playback. Ngayon pa lang. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-Y. At nandiyan po nakapost na yung aming pong escapade sa Japan. Ako po, nakapanoorin nyo ang aming adventure. Kasi adventure talaga. From Tokyo to Yokotashi, tapos nag-Nagoya, napunta ng Osaka. Oo. Gabi-gabi po kami nag-check-in, check-out ng hotel. Pero buti na lang, nandiyan ang Trajet International Travel and Tour. Yes, thank you, Trajet, for making nangalaga ng aming tour. At diyan kayo magpa, ano ha? Easier. Magpaayos. Yes. Ng inyong mga tour sa ibang bansa. Lahat sakop nila. Legit. Oh, yes. Trajet International Travel and Tours. Ayan. Walang budol, di ba, Nay? At may representative pa silang kasama. Basta napakarami ninyo. Yes. Sasamahan kayo ng isang representative mula sa Trajet. Ako hindi man, regular nilang ginagawa. Yung meron ano, airport coordinator, di ba? Yung hanggang maka-check-in kayo, binabantayan nila kayo, tinutulungan nila kayo. Congratulations, ang galing ng Trajet. Yes. At syempre, ayan na, yung ating mga pinkish-pinkish na cuties. Dahil yan, sa Envy Skin Beauty and Wellness Center. Yes, malapit po yan sa ABS-CBN. Mm-hmm. Pwede rin po nating ilayo. Ha? Bakit? Malapit na. Hindi. Pwede niyo pong puntahan yan. Ano? Yes, magpabook na po kayo ng appointment kasi pag puno po ang ano, schedule ng isang araw, hindi siya nakakatanggap na talaga ayaw na nila. Walk-in. Correct. At napakahuhusay ng kanilang mga nurses dyan. Yes. Sobra. Tapos may mga doctor sila, no? Yes, nice. Kasi na kompleto, di ba? Lahat, pati yung mga enhancements, di ba? Pati yung liposuction, lahat yan, ginagawa po nila. Oo. Ayan ang kanilang mga IG account at Facebook account. Okay. Yes. At syempre, para sa atin namang gorgeous na ngiti, Dr. JC Solis. Ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Na donor din natin na sa ating show, di ba? Thank you so much, Dr. JC. Ayan. At syempre pa, Mrena. Hello mga ka-update! Papalaw naman po ng aking FB page. At Mrena po, M-R-E-N-A. Yan. Parang pareho lang yun. Hindi ko yung magkakaintay.
Magkakaiba. Okay. Kaya, thank you sa Ideal Dito. Yes, Doc Jessica D. Yes, alam, pampatanggal daw niya ng stress itong showbiz ako. Thank you po. At donor din natin siya ng 20,000 worth ng GCs. Wow! Donor din natin na yung heavenly dessert. Ay, oo. Oo, ni Chef Jeng, si Flores. Ano ka ba pati ng hang receives? Ay! Taray! Uh-huh. Siyempre, papahuli ba ang Highland Valley Resort, the Valley of the North, sa Patapangan Nueva Ecija? Siyempre, hindi. Thank you, Tita Geng, di ba? Pati yung Dedeps, Peachy Peachy Cakes and Pastries. Ayan. Wow! Thank you so much sa lahat ng nakisaya at naging parte ng aming celebration ng 1 million. Salamat po ng ating mga sponsors and donors dahil yes, para po sa inyo yan. Sa kanila rin naman mapupunta sa ating mga ka-updates. Correct. Na a-attend nung araw na yun dahil nabanggit nga. Ano ka ba? Andyan din yung mga member ng Kasuso Foundation. Ay, andun ba? Oo. Nakakaya, may bisita ka pa naman. Pinatunayan mo sa kanilang totoo yung nangyayari sa show. Baka kasi sabihin nila fake. Ay, mapaya-maya, hindi pa tapos yung show. Sinusundan na. Huwag matapay yung ilong ninyo. Anyway, ano ba? Asa na ba ako? Yung channel mo. Yung channel ko nga, si Mark Heras. Kasi nga, ang daming pumupuri sa kanya sa pagiging totoong tao niya. Mm-hmm. Alam mo, wala naman siya pakialam kung sabihin ng ibang tao na siya'y naghihirap na. Basta nagtatrabaho siya ng marangal. Mm-hmm. At bawat senti mong kanyang kinikita, napaka-ihalaga ngayon. Tama. Yung kabuuan niya ay nasa OGDS Inspires na nasa I1PFC na rin po. Yes. Ayan. At syempre pa, maraming salamat sa nagpakain sa atin, Lord. Ay! Ano ka ba? Yes. Yung topsy ni Vivian. Yes! May napakasarap na bulalo. Oo. Tapos, hindi na kailangan pumunta ng Tagaytay. Ayan, galing kami ni Lloyd dyan. Nagutom kami. Nakatatlong kanin po si Lloyd. Uy! Two and a half lang kinuha mo yung kalahati. Kalahati lang po kinain ko. Yung 2.5 nasa kanya. Kasi nga, masasarap yung mga pagkain din. Grabe. Lalo na yung tapsilog nila, masarap din. Sarap, parang lutong bahay. Lutong bahay talaga. At 24 hours. Oh, bongga. Diba? Kaya maraming salamat, Tita Vivian, at kay Robert, at sa anak ni Tita Vivian. Thank you so much. Thank you po. Ayan, at syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na, dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na, dali. Pwede ba natin napapractice yan ng buo uli para sa Friday? Nako, madalas niyo maririnig dahil yan ang background music namin. Nako, ang dami namin bisita. Ay, nako. Siyempre kami yung mga bida doon. Ay, tayo ba? Oo, at mag-review na kayo kung ano yung naglalabasan dito dahil yun ang tanong namin. Ayan. Para mag-wokey kayo, ha? Yes. Okay. Nay, magda-dance number ba ulit si Mirena? Pwede, pwede. Ay. Yung may nangis-hangis siya. O yung boys buhay. Oo, ha? Diba? Pwede bang maulit yun doon? Oo. Baka naman pwede. Pwede naman, pero dapat tumili ka. Ay! Ay! Ay!